Katapatan, June 27. Sapagkat isinasaalang-alang namin ang mga bagay na kapuri-puri hindi lamang sa harapan ng Panginoon, kundi maging sa harapan ng mga tao. Ikalawang Korinto, Kabanata 8, Talata 21. Sa lahat ng mga transaksyon sa negosyo, may katiyakan nating pagliwanagi ng ilaw. Hindi dapat magkaroon na mapagdududahang gawi. Dapat gawin ang lahat ng may pinakamahigpit na integridad. Mas mahusay na hayaang malugi ng pananalapi kaysa makakuha ng kaunti sa pamamagitan ng maruming gawain. Sa huli, walang anuman ang mawawala sa atin sa pamamagitan ng makatarungang pakikitungo. Dapat nating ipamuhay ang kautusan ng Diyos sa ating mundo at pasakdalin ang karakter ayon sa banal na huwaran. Dapat gawin sa matapat at matuwid na mga prinsipyo ang lahat ng negosyo, kasama ang mga nasa pananampalataya at ang mga hindi sa pananampalataya. Dapat makita ang lahat ayon sa liwanag ng kautusan ng Diyos, ang lahat ng ginawa ng walang pandaraya, ng walang pagkukunwari, ng walang bahid ng pandilinlang. Dahil sa isang balabal ng Babilonya at isang napakaliit na kayamanang ginto at pilak, pumayag si Akan na ibenta ang kanyang sarili sa kasamaan, na dalhin sa kanyang kaluluwa ang sumpa ng Diyos, na mawala sa kanya ang kanyang karapatan sa masaganang pag-aari sa Kanaan, at mawala ang lahat ng pag-asa ng hinaharap at walang kamatayang mana sa binagong mundo. Tunay na nakakatakot na parusa ang binayaran niya para sa kanya mga benepisyong kinuha sa maling paraan. Makisama ng tapat at wasto sa kasalukuyang masamang mundong ito, ang ilan ay magiging matapat kapag nakita nilang di malalagay ng katapatan sa panganib ang kanilang makamundong kapakanan. Ngunit maari sa aklat ng buhay ang pangalan ng lahat na kumilos ayon sa prinsipyong ito. Dapat nalinangin ang mahigpit na katapatan. Isang beses lamang tayo dadaan sa mundong ito. Hindi tayo maaari bumalik upang ituwid ang anumang mga pagkakamali. Kaya't dapat na may makadiyos na takot at maingat na pagsasaalang-alang ang bawat takbang na ginagawa. Kapag ginawa ng Diyos ang kanyang mga hiyas, ang tunay, ang matuwid, ang tapat, ang magiging kanyang mga pinili, ang kanyang kayamanan, naghahanda ang mga anghel na mga korona para sa kanila. Ang ilaw mula sa trono ng Diyos ay kikinang sa kalwalatian nito mula sa mga koronang puno ng mahalagang bato. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay pumipili ng pinakamabuti.